Hello, what's up guys? Hello sa inyong lahat. Welcome back to my YouTube channel. Ngayon araw pupunta tayo sa Isim North mga kaunggoy. At kukunin na natin yung yellow card natin. Hindi ko alam kung aabot pa ako kasi 10 to 11 yung appointment ko. Kaso alas 11 na pasado, nandito pa ako nagbibiyahe. Hindi ko alam kung umabot pa ako niyan. Bigayan nila sa akin yan. Gwapo ko talaga na. Pero malapit-lapit na rin ako eh. Sana ibigay nila kasi minuto lang naman yung ano eh. Yung alit ko eh. Hindi naman araw eh. Traffic kasi sobra. Try natin kung umabot. Sana makaabot. Mag-break time pa naman. Ayan mga kaunggoy, malapit na tayo sa Isim North. Pag-iikot na lang ng gulong, dadating na tayo sa Isim North. Layo kasi ng ano nila, wala sa Isim Muwa. Sa Isim Muwa sana yung schedule na nakuha ko, malapit lang sana. Kaso wala kasing slot doon eh. Dito lang sa Isim North yung medyo malapit-lapit tama yung medyo malapit na schedule ba. Kailangan ko na kasi ang yellow card na yan mga kaunggoy kasi papalis na ako pupuntang Amerika. Hindi daw makakalis pag wala yung yellow card na yan. Hindi ko alam bakit ganun. Ang dami nilang inihingi. Buti na lang hindi gaano matraffic dito sa may Isim North. Mabilis-bilis yung biyahe natin. Ang ginawa ko nga kasi alas 10 na ako nakaalis doon sa bahay. Nag Skyway na lang ako. Ang laki ng binayaran ko sa Skyway mula sa ano, sa Buendia punta doon sa Kisunab is binayaran ko is 264. Walang bayad-bayad yun, kaibigan ko yan. Ang laki pala ng bayad sa ano. So nandito na tayo ngayon sa Isim North, saan kaya tayo makakaparada nito, maghanap tayo ng mapaparkingan dito. Dami ng bata rito, you know. So hindi na bawal mamasyal ang bata, wala pa mga face mask. Ganun nakakaluwag ngayon. Ngayon maghanap tayo ng mapaparkingan, sana makahanap tayo. Dito magbabayad tayo rito, baka may bakante rito. Sana, ay easy park, so dapat dyan pala ako pumasok oh. Asan ba dito car park? Tignan yan. Palayo ako ah. Dito may car park din dito eh. Tama ba? May car park ba dito? Ah, ito meron dito. So, dito tayo. Hoy! Yun. Ayan. So, ayan. So ayan mga kaunggoy, nandito na tayo ngayon sa Maxinia EOQ. So ayan na siya mga kaunggoy, yung passport. Kakalis na ako sa ibang bansa. May passport na ako. Ayan sila mga kaunggoy, ang dami nila. Pero saglit lang kumuha dito kasi mga naka-online na yung ano. Ayan mga kaunggoy, tapos na tayo kumuha ng ano, ng yellow passport. Kuha na natin yung yellow passport natin. Yan. So magka-abroad na tayo mga kaunggoy. May passport na tayo. Hindi pala nito. Parang passport talaga siya. Hindi basta mapikit. Galing. So ngayon uwi na tayo kasi hindi pa ako nag-almusal, tanghali na. Kasi na wala pang almusal. Tapos kanina nag-skyway pa ako. Skyway na lang ako dumaan kasi grabe ang traffic. Hindi ako aabot sa schedule ko kung ano. Hindi na nakaabot pa ako.
alas 10 to 11 o'clock yung schedule ko. Buti nakaabot pa. Hindi nabutan ng break time kaya madali lang nakuha. So ngayon, I'm so happy kasi nabuka ko na yung ano ko. Bukas naman pupunta ko ng agency at papakita ko doon sa kanila. Para mabigyan ako ng ticket. Wow! Ang nantay kumakanggoy. Para makalipad na. Sa Mars. Okay. So ngayon mga kanggoy, okay na tayo. Dito na tayo ngayon sa parking area. Uwi na tayo sa bahay. Nagutom na ako. Thank you Lord at nakuha ko na yung yellow passport ko. thank you Lord. Nauha ako. Inom muna tayo. Kailangan ko makarating sa bahay bago maglaro na. Sana mabot. San kaya magandang daan ngayon mga kaunggoy? Tulungan nyo nga akong ituro ang tamang daan kung kakaligayahan ang ating inaasam. Hitik ang schedule ko ngayon. Hitik. Kaya ano talaga ako ngayon? Busy. Ngayon magsalamin tayo mga kaunggoy at mas kasilaw yung kalsada. Sakit sa mata. Ito, malaking bagay ito para sa aking mata. Kahit tanghali, hindi ako nasisilaw kasi may ano siya. May anti-radiation siya. Kaya let's go mga kaunggoy. Let's go! Thank you so much, Lord. Magkakalipad na sa kalawakan. Oops, likot tayo rito at traffic. Mahirap pala pikiin to mga kaunggoy. Tingnan nyo. Yun o, andyan yung pangalan ng unggoy. Hop, nakita nyo na yung totoo kong pangalan. Pati passport number. Huwag na. Baka gayahin nyo pa. Daming project dito ng ano. Ni Bernan Dubayani. Yun o. Ito ng ano to. Yung ano ba to? MRT ba to? MRT yata to. MRT. Yan o. Lalaki ng mga bakal na yan mga kaunggoy. Oh. Pag ganyan yung pag magpagawa ko ng bahay mga kaunggoy, ganyan din yung poste papagawa ko. Poste pa lang kakahalaga na ng ano, 1,000,000. So kung mayroon na 10 poste, 10,000,000 din. Pero forever na yan mga kaunggoy, wala na talagang baklasan yan. Tapos yung bubong noon, nipa lang. Hindi kaya anahaw. At least importante naman doon yung poste. Diba? Kasi pag naputol yung poste, wala, bagsak yung bahay mo. Kailangan puti yung matibay. Haligi ba haligi ng tahanan? Ayan. Kasi pag ang haligi ng tahanan ay naputol, wala, bagsak na yung tahanan, pamilya, wala na, warak na. Yung ilaw naman ng tahanan yun ng nanay. Ang haligi yun ng tatay. Diba? Tama ba ako mga kaunggoy? Ngayon, sabi nila, yung ilaw ng tahanan ang nanay. Kaya yan ang nagbibigay liwanag. Tika lang, humarap nga ako sa inyo mga kaunggoy. Para ang ganda ng usapan natin. Sabi nila mga kaunggoy, yung haligi ng tahanan ay yung tatay. Ang gwapo ko talaga. At ang ilaw naman ng tahanan ay yung nanay. Ngayon, so since yung ilaw ng tahanan ay tahanay. Ang ilaw ng tahanan ay nanay. Dapat sa loob lang yan sila ng tahanan.
Hindi yan sa labas magkikipag-chismis yan. Kasi hindi naman sila street light eh, para sa labas. Doon lang sila sa loob ng bahay para maliwanag ng bahay. Ngayon, kung sinabing ilaw ng street light yung nanay, pwede yan sila doon sa labas ng kalsada, makipag-chismisan, ganun. Sinabi nga ang ilaw ng tahanan, natural doon sila sa loob ng tahanan lang. Diba? Bahala sila kung magyayaw sila sa loob ng tahanan nila, basta doon lang sila sa loob ng tahanan, hindi makipag-chismisan sa labas. Tama ba kung mga konggoy? Makalipad na ako sa Amerika, kasawa na dito sa Pilipinas. Daming COVID dito. Hindi mawala-wala yung COVID. Tapos traffic pa. Wala namang jowa. Traffic to traffic, halos mabangga ng mga tao rito. Wala namang jowa. Hindi makakita ng jowa rito. Ewan ko bakit ganun, no? Hindi naman tayong pugi, hindi rin naman tayo pangit. Pero bakit walang jowa? Anong klaseng buhay yan? Parang nagrabyado ako doon. Ganun talaga siguro ang buhay. Weather lang. Minsan mayroon, minsan wala. Minsan nadadamihan, minsan nawawalan. Minsan pugi, minsan pangit. Ay nako. Nakikita nyo ba mga kaunggo yung itong tinatayong building dito? Ayan o. Ayan. Nakikita nyo yan? Ganyan. Ganyan na ganyan ang ipapatayo ko pag ako ay sumahod sa YouTube. Mga 20 stories siguro yan. 20 stories yung nagtatayo kong building. Tapos may hilipan doon sa taas. May swimming pool. Rooftop. Para pagkagaling ko lumipad, diretso ako maliligo. Siyempre, maano ako sa ano eh. Oh my God! Wow! Sana all! Blog kagad. Ganun ang buhay ko. Ganun ang buhay na inaasam ko pag ako nakasahod sa YouTube, mga kaunggoy. Kaya dapat supportahan nyo yung mga videos kung malulukit talaga. Para makasahod na ako. Pero ano, ilang buwan na yung YouTube ko, hindi pa gumagalaw yung revenue. Wala pa. Pero dadating din tayo dyan, mga kaunggoy. Bilangin pa natin mga 5 to 10 years siguro makasahod na ako sa YouTube. Tsaga-tsaga lang tayo kagagawa ng video. Oh my God, ang tagal pa nun, no? Baka puro puti na yung buhok ko, do kaya para baka wala na akong buhok nun, no? Uy, Senator Bongo, bisyo ng magserbisyo, tuloy ang malasakit, tuloy ang pagbabago. Ang ganda talaga ng mga ano nila, slogan, ano? Ang ganda ng mga slogan ng mga politiko talaga, no? Parang gusto ko na rin maging politiko ba? Pero hindi ako tatakbo sa ano, pagkasinado. Kundi doon ako tatakbo sa puso mo. Iba na. Oh my God. Naihibang na naman si Kaunggoy. Ang ganda naman ang kulay ng tulay na ito, mga Kaunggoy. Kulay birdie. Birdie ba yan? Asul? Asul ba yun? Tama ba? Asul? Bughaw? Basta di ko na alam mga kulay sa Tagalog ba? Yan na yung blue. Blue lang. Basta blue. Alam ko na yan. Ibig sabihin ng blue. Hindi ko alam kung anong kulay yan. Anong tawag yan sa Tagalog. Kung bughaw, verde, o anong tawag yan. Ang alam kong verde yata yung green. Ito naman bughaw. Tama ba? Correct me if I'm wrong, mga kaunggoy. Kasi laking Amerika kasi ako. Kaya hindi ko alam yung tawag yan sa Tagalog. Oh my God. Ay. Nakakatuwa lang kasi nakuha ko na yung ano ko. Ito. So, ang kasunod nito, ticket na, mga kaunggoy. So, expected na flight ko is December something.
basta bago magpasko siguro. Kung hindi bago magpasko, pagkatapos ng New Year. Hindi natin alam, ano, basta i-ginsin na lang ang tanging nakakaalam doon. Kasi sila yung ipaprocess. excited na ako. Bakit kaya, ano, pag nandito ako sa Pilipinas, gustong gusto ko mag-abroad. Pag nandun ako sa abroad, gustong gusto ko umuwi. Bakit ganun talaga yung... Siguro, hindi lang siguro ako nakakakita ng magandang trabaho doon sa abroad dati. Hindi ako satisfied doon sa pintatrabaho ko, lalong-lalong nasa sahod. Kaya ganun ang naisip ko, umuwi at maghanap uli ng medyo maganda-gandang opportunity. Sana itong mapupuntahan ko mga kaunggoy, sana mas okay siya, mas maganda-ganda yung ano. Pag okay ito mga kaunggoy, baka doon ako makapaghanap ng Amerikana. Maging US citizen na ako. Hindi naman to sa mainland ng Amerika talaga ito mga kaunggoy. Ito ay US territory lang, pero okay na rin. Tsagain ko na rin kaysa dito sa Pilipinas. Hanggang sa makasahod ako sa YouTube. Pag nakasahod na ako sa YouTube, buhay na ako dito sa Pilipinas. Siyempre, marami na akong pera nun. Makasahod na ako ng taga 10 million kada buwan. Eh, okay na. Hindi ko na kailangan mag-abroad. Ang gagawin ko na lang doon is, ganun na lang. Mag-abroad pa rin, pero yung tourist na lang, yung masyal-masyal na lang sa Disneyland, Hong Kong, sa Canada, Australia, anywhere in the world or doon sa Mars kung ano. Pero sa Mars medyo matagal-tagal pa siguro yun kasi hindi pa develop masyado yung ano doon eh. Dinidevelop pa lang eh paring Elon Musk yung ano doon. Yung papasyalan kong mall. Kaya matagal pa tayo makakarating doon. So ngayon, tiyaga muna tayo dito sa Earth kahit medyo mainit. Tiyaga-tiyaga muna tayo dito. At least happy tayo rito. May mga kaibigan tayo dito na ano, mga unggoy din. Lalo na ikaw na nanonood. Isa kang tunay na unggoy. Thank you so much for watching. Thank you so much sa pag-suporta. Isa kang tunay na unggoy. Pareho tayo. Pero pugi naman. Oh my God. Hindi na yung tiyan ko mga kaunggoy. Gutom na talaga ako. Gusto ko na talaga kumain eh. Aso, sige lang. Doon na lang sa bahay. Pagalitan ako ni nanay pag hindi ako doon kumain kasi ito na yung ano niya eh. Ito na yung huling araw niya dito sa ano, pag-isti niya dyan sa bahay. Kasi sabi nila, hanggat di pa nagpo 40 days daw yung namatay, andyan pa rin yan sa bahay. Paikot-ikot pa daw yan dyan. Pagkatapos ng 40 days, doon na daw yan. Pupunta na daw yan doon sa karya ng langit. Hindi natin alam yun. Mga sabi-sabi lang yun. So, malalaman natin yan pag malalaman nyo yan pag namatay na kayo. Sa ngayon, huwag muna natin alamin kasi i-enjoy pa tayo dito sa mundo. Yeah. Yung mga nalaman ko lang yan doon sa mga ano, sa mga matatanda. Siguro alam nila yan, mga kwento-kwento din ng mga dati noon. Pero ako naman ay naniniwala sa mga ganyan. So okay mga kaunggoy, hanggang dito na lang siguro itong aking video at medyo mahaba-haba na ito. Hanggang sa sumunod muli na ating pagkikita-kita mga kaunggoy. Maraming salamat muli. Thank you, thank you, thank you. Bye-bye, 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 bye-bye mga kaunggoy.